Mga kababayan, sabi rito sa post ni Super Ate, Senator Aimee Marcos, Aimee Solution, naghain daw siya ng isang resolusyon sa Senado para imbestigahan yung AI or artificial intelligence, kung ito ba ay makakatulong sa ating pag-unlad ng ating bansa o magdudulot ng pagkawala ng trabaho at paghihirap ng mga mamamayang Pilipino. Nakalata si Super Ate. Baka lang, mga kababayan, sana naman si Aimee Marcos gamitin ang ating Panginoong Hesukristo para malaman po kung ano yung katotohanan dito sa artificial intelligence. Kasi po, sa totoo lang, yung AI is a fallen angel technology. Ang nasa likod nito po, yung mga kabalot. It will become the future tool, mga kababayan, gagamitin po in the future by the future global leader that will control humanity. Alam ba ninyong ganun siya? Maging yung creator po niya, the father of artificial intelligence, na alarm. Ibigay ko sa inyo mamaya yung full story. But before ko ibigay sa inyo, mga kababayan, yung kabuuang kwento, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating bayan at sa buong mundo. Like and share na rin po ninyo. Napaka-importante ng discussion natin ngayon. It is a question of life and death and your freedom, mga kababayan. At wag na rin po ninyo na escape yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating ekonomiya. Ito po, si Senator Aimee Marcos, may Senate resolution siya na finile. Basahin ko po. Sabi rito, sa kanya nito, sa page niya, sa Facebook page ni Senator Aimee, the future president of the republic. Sana po siya ang pumalit sa ating Pangulong Bongbong para tuloy-tuloy yung pag-unlad ng ating bayan. Magagalitan niya yan, Mr. Maravillas, yung mga supporters ni Inday. Wala mang problema, di itulak ninyo na magkandidato kasi vice president siya. Di ba? Itulak ninyo magkandidatong presidente rin. Para magkaalaman na, basta kami, itutulak namin si Aimee Marcos. Kayo, di itulak ninyo si Inday. Wala mang problema yan. Lahat pwede na kumandidato. Paramihan na lang tayo. Wala bang tayong kontra. Mas marami, mas masaya. So, gusto kay Inday, di iboto ninyo si Inday. Di ba? Yung mga Marcos loyalist, sigurado ng kay Aimee Solution. Dito tayo kay Aimee Marcos. So, sabi niya, mga kababayan, dito, hinain ko ang Senate Resolution Number 591 para maumpisahan ang investigasyon sa epekto ng artificial intelligence o AI sa job displacement ng ating mga empleyado, sa business process outsourcing or BPO at original equipment manufacturer na mga industriya. So, nakikita, mga kababayan, ni Aimee Marcos na imbis makatulong yung AI, baka maperwisyo pa yung mga mamamayang Pilipino. At hindi lang yung mamamayang Pilipino, the humanity as a whole. Mawawala ng anap buhay. Kakompetensya yung AI. At hindi lang yan, mga kababayan, mas may malalim pa na epekto ito. And it will be the enslavement of humanity. Alam ba ninyo na yun ang intensyon ng ang intensyon ng nasa likod nito? Kahit nga po yung creator mismo,
na alarm. Sabi niya, stop muna niya. Huwag nating itulak na itulak. Hindi natin alam. Ma-outsmart nito yung mga tao mismo. Hindi natin alam niya kung ano yung mangyayari. Baka pagdating ng oras, ma-outsmart yung mismong tao ng robot, ng AI. Kaya sabi ni Amy Marcos, sabi mga kababayan ng senadora, habang maaga pa lamang ay dapat mapag-aralan ng maigi ang epekto ng artificial intelligence na ito para malaman kung higit ba itong nakabubuti o nakakasama sa ating workforce. Ay, Madam Senator, I think kailangang mapanood mo yung video ng Prophecy Watchers. Panoorin po ninyo mga kababayan, ang titulo, i-search ninyo sa YouTube, AI Invasion. There you will understand ano yung tinutumbok mga kababayan ng AI. And you will be shocked, nasa prophecy po siya. As prophesied by Daniel, nasusulat siya mga kababayan. Si Propeta Daniel, sinulat niya, it will come in this time, in the last days, mga kababayan. And si John the Revelator in Revelation 13, verse 16 to 18, ito po yung gagamitin ng ultimate leader of the world na ang tawag sa Bible, the Antichrist, to control humanity. The buying and selling. Alam ba ninyong gano'n ang direksyon ng mundo? But with this investigation po, I think ginagamit ng ating Panginoon si Senator Amy Marcos para madelay, at least dito sa ating bansa, madelay yung implementation ng digitalization. Yung digitalization, kumbinsido pa naman yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Isa ito sa tinutulak niya. Baka yung kanyang kapatid na luloobin ng ating Panginoon, yun ang manalong papalit kay Bongbong Marcos. Baka sa kanyang term, mga kababayan, o kung hindi ngayon, magising ang ating Pangulong Bongbong with the investigation of Senator Amy Marcos, idili po yung digitalization natin. But all these things must come to pass. It will come, mga kababayan. Whether we like it or not, ang punto ko, baka lang pwedeng i-delay natin. Di ba? Nasa kamay pa rin ang ating Panginoon if it is His time to allow all this to come to pass. Ha? O ngayon, ibigay ko muna sa inyo mga kababayan, ano ang sinasabi ng mismong creator nito? Sabi rito mga kababayan sa isang artikulo, as published by LinkedIn. Para alam ninyo, ayan po, AI. Basahin ko po. AI invasion. The surprising ways your job could be at risk. Baka na may nakashare nito kay Senator Amy Marcos, kaya gusto niyang paimbestigahan. Madam Senator, pwede kayo na mag-invite ng mga resource speakers from abroad. You can invite mismo yung creator nito ng artificial intelligence para credible yung magiging resource persons ninyo to speak, to explain to you kung we have to pursue with this. We have to embrace AI dito sa ating bansa, o kailangan nating mag-isip muna. Kasi imbes makatulong, baka perwisyuhin po ang whole economy natin at mismong yung mga tao, because it will, it is a matrix for total control of humanity. Alam ba ninyo yon, Madam Senator, na ganun yung intensyon ng mga nasa likod nitong mga kabalot? Yung mga kabalot na nasa likod ng pandemonium, the same group of people, they are out to control humanity, the whole world, in establish the one world government, the new world order, headed by the Antichrist. Alam ba ninyo na yon ang intention nito?
These are, you know, inspired by dark forces. Mga occult people sila. Very active po si Satan, sa totoo lang po. Hindi lang alam ng mainstream people, ng mainstream media, hindi nila alam kasi hindi man nagbabasa ng Bible. You see? But you know, kung may spirit of the Antichrist at work this time, we have the Holy Spirit also at work. Parallel, mga kababayan, the Holy Spirit is using people all throughout the world to make a humanity aware kung ano ang intensyon ng kalaban. By the spirit of the Antichrist, mga kababayan. O ngayon, ishare ko sa inyo. Sabi rito, welcome to the age of AI, artificial intelligence. Published ito noong April 2023 by Hijase. Sabi rito, as digital revolution marches on, artificial intelligence or AI in large language models or LLMs are becoming an integral part of our lives. But with great power comes great responsibility, and it's crucial to recognize the potential threats to job security. So, tama po si ano, may threats to job security. Mawawala ng trabaho yung mga tao because of artificial intelligence. Kahit nga sa mga food chains ngayon, mga kababayan, sa Jollibee, sa McDo, may mga tindahan na po sila na nagbabawas na ng mga tao kasi AI na po, robots na. Lahat na machine, computer, mga kababayan, ang ginagamit para mag-order and mag-serve sa mga customers. Kaya sige ang bawas ng mga workers, so mawawala ng trabaho yung ating mga graduates. Ang kakumpetensya niya sa trabaho, artificial intelligence. Ang hindi alam ng mga mamamayan sa buong mundo, itong invention na to, the increase in knowledge, yun mismo yung mag-destroy ng humanity, ng tao mismo, yung creation, kasi sinful tayo eh. Yun ang dahilan yan. Kahit maganda yung intention nila, pero ang direction, masama pa rin. Masama ang direction. Kaya sabi ng creator mismo nito, teka muna, Anya, stop muna tayo. I think kailangan pag-aralan natin. Na-alarma siya, mamaya ishare ko po sa inyo. So sabi rito, in just 3 minutes, we'll explore what you should know and why you should be concerned. AI invasion, the surprising ways your job could be at risk. May video kasi presentation dito, kaya lang hindi ko pwedeng i-replay po dito kasi madadali tayo ng AI. Magka-copyright po tayo kasi nadidetect dito. Nadidetect niya, automatic, copyright, pak! Restricted yung video natin. Ganon katindi po ang AI. AI yung nagtatrabaho kahit dito po sa ating video sa YouTube. Sabi rito, the marvels of AI and LLMs. AI has made tremendous strides in recent years, as prophesied in the word of God by Daniel. Mga kababayan, yon talaga yung mangyayari. Knowledge shall increase. Mamaya i-share ko after this kung ngayon sinabi ni Daniel, mga kababayan. And LLMs like GPT-4 are no exception. This advanced system can write essays, design websites, and even develop software, all without breaking a sweat. In fact, experts predict that by 2025, 2 years from now,
AI could replace up to 47% of US jobs. But what does this mean for you? Ito yung siguro na nakarating sa attention, mga kababayan, ni Senator Amy Marcos. Kaya maging siya na-alarm. Imagine 45% ng jobs, available jobs na para sana sa tao, sa mga bagong graduates, mawawala yon. AI na yung magtatrabaho. That is in America. And it will spread all throughout the world. As we share technology. Di ba? So sabi rito, a trip down memory lane. Remember the days of bustling office spaces and chatty co-workers with AI's rapid development? Those times may soon be a distant memory. Wala na. It will be a thing of the past. As AI systems outperform human workers, matatalo yung tao ng AI mismo. Ma-outsmart siya. The risk of job loss grows, leading to nostalgia for the past and fears of a machine-driven future. Machine na po lahat. Ang makikita mo na nagtatrabaho, hindi na tao, makina na. Gustong-gusto yan ng mga employers kasi isang pindot lang. Wala ka ng tao na problematic na makipag-deal sa tao, di ba? Mag-a-absent kung ano-anong rason, nagkakasakit. Dito, kailangan mo lang ng mga technicians or experts, computer experts. So, iilan lang silang sisilduhan mo, then i-operate na yung system. And it will be run by AI, artificial intelligence. Yung mga tao, jobless na. Magiging boring na po ang buhay ng tao in the future. Kasi ang magtatrabaho in the industries, in companies, in the offices, both private and government, lahat na makina. AI, artificial intelligence. You see, pati mga hospitals, yan mga nurses na yan, pati mga technicians, medical technicians, mawawala ng trabaho. All-encompassing po ito, mga kababayan. In all aspects ng buhay natin, papasokin po ng artificial intelligence, including you and me, how we buy and sell. Kaya may digitalization po tayo. At nasa likod nito, si Schwab. Yung barkada, nakipag-usap sa World Economic Forum, yung nag-invite kay President Bongbong Marcos. Pero ako po, hindi ko kinokontra because all these things must come to pass. Ini-educate ko lang yung mga tao. Para sabi ko nga, mga kababayan, alam natin kung saan tayo sa-side. Anyman, it will come to pass. Kahit ayaw natin, ayaw ko man ito po. Kasi this is nga, AI is a fallen angel technology. It will be the tool of the Antichrist in the future. To control humanity. Ayaw ko man yan. Kaya lang, nasusulat to come. Kaya sabi ko sa inyo, many times, straight ahead, tribulation. Kailangan malaman ninyo, next exit, rapture. You have to be saved. Pag hindi kayo ligtas, ay papasok kayo sigurado sa tribulation. And it will be the new age of the Antichrist. And it is the new world order. Sa kanila, ang tawag nito, Great Reset. The new world, new age. Pero sa Bible po, tribulation yung tawag niyan. Alam ba ninyong ganon? So magiging machine-driven po ang future natin. The first casualty potentially could be surprise, commercial real estate, sabi dito. Yan mga tao, para ng mga zombie. Bakit po parang mga zombie sila? Confused sila.
of the future. Kasi nga, magugutom sila, mga kababayan. Pag ang tao gutom, ay, nagiging wild po. Parang ang mga zombie. So sabi rito, is your industry at risk? Some sectors are more susceptible to AI disruption than others. For example, customer service, data entry, and even journalism have already felt the effects of AI integration. Tingnan ninyo, kahit sa aming trabaho, napaka-convenient siya, kaya i-embrace siya ng mga tao. But, you know, pati yung mga ko, nagbago. O, tingnan ninyo, dati nasa mainstream ako nagtatrabaho. I have my company. I have my registration. This time, I can work in practice journalism with myself using YouTube. And I can broadcast all throughout the world. You see? Dati, dito lang ako kilala sa buong Bicol region. Dito sa aming province, sa aming city lang, napakaliit yung coverage. But this time, at the comfort of my home, I can broadcast all throughout the world instantaneously. This is AI, artificial intelligence, AI technology. You see? Yeah, sabi po rito, keep an eye on your profession. LLMs are getting smarter and your job might be next on the chopping block. Buti na lang ako, research ng research. Kaya nang makita ko, ay sumakay na ako agad-agad, mga kababayan, before pang mawala ng trabaho, nag-retire na ako. What? Kailangan po na smart ka. Pag wala, ay tapos. You will be a thing of the past. You become irrelevant in the future society. Magiging irrelevant po yung trabaho mo. So sabi rito, the emotional roller coaster, the uncertainty surrounding AI's impact on employment can lead to anxiety and stress for many workers. Mababaliw nito in the future yung mga tao, wala ng trabaho. Na-outsmart ng computer, ng artificial intelligence, ng machines, ng robots. As we derive a sense of identity and purpose from our jobs, the prospect of being replaced by machines can be daunting. Not to mention the societal implication of rising unemployment are cause for concern. Eh, tama yung investigasyon na gustong ipatawag po ni Amy Marcos. Be prepared and stay ahead, sabi rito. Dapat ready po tayo. Makinig kayo sa broadcast natin. Other vloggers, walang kwan nito. Hindi nila ito they are not aware of this. Ang mga unbeliever sila Hindi man nagbabasa ng Bible. Hindi nila alam yung implication. Physically, spiritually, emotionally, hindi nila alam. Sa kanila, this is just a simple technology. The same with the old technology. Nag-innovate lang anya, yun lang ang understanding nila. Yung malalim na implications nito, in purpose ng mga tao behind this, the occult people, the globalists, the cabal, hindi man alam ng mainstream. Kaya dito kayo makinig, hindi man sa pagyayabang po sa inyo. You see? Ang tagal ko nang dinidiscuss ito and many people just ignore it. Now, si Amy Marcos na mismo ang na-alarm. I think you have to pay attention now. More attention. Sabi rito, be prepared and stay ahead. It's time to get proactive. Invest in education, reskilling, and upskilling programs to ensure you remain competitive in the job market. Moreover, we must advocate for stronger social safety nets. Alam ninyo, pag hindi po, ay sabi ko sa inyo, we become slaves in the future. By the trap po tayo, by the technology, by the AI technology, in support for affected workers,
By staying informed and engaged, we can shape a future where AI complements human work instead of replacing it. That is more than that. Ang AI will enslave humanity, mga kababayan, as prophesied in the Word of God. Sabi rito, conclusion, it's a brave new world out there. New world order. And the AI revolution, it's just beginning. Stay informed. Pay attention to the signs. Kita ninyo? And remember, we have the power to shape our future in the face of AI-driven changes. Now is the time to take action. So let's join the conversation and work together to create a future where humans and AI coexist harmoniously. Itong writer nito, deceived din po. Akala niya tama yung ginagawa niya. Will coexist? In effect, it will coexist, but it will control humanity. Kasi yun nga po, ang nasa likod nito na AI technology is the spirit of the Antichrist and the Antichrist himself. O ngayon, para maintindihan ninyong maigi kung ano yung spiritual implications nito and how it will control people all throughout the world and nations of the world. All of us, all people, mga kababayan, will be trapped in the matrix of the AI, artificial intelligence. I would like to to recommend to you. Yan po, para madali lang ninyo ma-identify. I-search ninyo siya, mga kababayan, sa YouTube, Prophecy Watchers. Kung hindi, i-type na ninyo mismo, direkta, The AI Invasion by Billy Crone. Billy Crone, ang napakagaling niya. He is a Christian na pastor, mga kababayan, and expert in technology. Expert siya po. Nagsulat siya ng libro. Hindi siya makatiis eh. Nang makita niya ang masamang implication ng artificial intelligence. There you will understand, in-depth understanding yung makukuha po ninyo. Para makapag-desisyon kayo kung saan kayo lulugar. Yun ang ating misyon. Yun ang ating gustong mangyari, mga kababayan. Habang may panahon pa, saan ba tayo kakampi? Saan tayo lulugar? Kasi this is inevitable po. Ang pwede nating gawin dito, itong investigation na gagawin ni Senator Amy Marcos is to delay the implementation. But the whole world will be, blanketed by AI. Yan po ang sigurado. Kasi it was prophesied in the Word of God to come. Sabi sa Daniel chapter 12 verse 4, But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end. Many shall run to and fro, referring to the advances in the travel of men. Kita ninyo ngayon kung gaano kabilis yung pag-travel ng tao all throughout the world because of the transportation. Noong panahon, mga kababayan, yung pag-develop ng technology, way back mga 1900s, 100 years po, before na magkaroon tayo ng ganitong mga development sa technology. But this time, every 12 hours, dumodoble yung technology, mga kababayan, yung pag-develop ng the technology, yung advances ng technology. Bakit? Kasi sabi rito sa Daniel, Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. There will be increase in knowledge. And it is happening today with the AI, artificial intelligence po. And dito sa video ni Billy Crone, mga kababayan, AI invasion, in-explain niya in detail sa biblical perspective kung ano ang mangyayari in the future of humanity. Kaya sabi rito, mga kababayan, ito,
Basahin ko. Ano yan, Mr. Maravillas? As reported by CNN yata to, AI News, the latest creators of artificial intelligence sound alarm. O, kita ninyo? O, ito, CNN report. AI pioneer quits Google to warn about the technology's dangers. Ibigay ko sa inyo, Geoffrey Hinton, siya mismo yung creator nito. Yan o. Kung ma-invite po ninyo ito, Madam Senator, yung mismong creator ng artificial intelligence, may access naman po kayo sa Amerika. You have your influence and access sa Amerika. So pwede ninyo itong i-invite. AI pioneer quits Google to warn about the technology's dangers. Basahin ko po sa inyo, mga kababayan. Ito siya. Mismo yung may gawa nito, yung nag-sound ng alarm. Geoffrey Hinton, who has been called the godfather of AI, confirmed Monday that he left his role at Google last week to speak out about the dangers of the technology he helped to develop. May peligro niya. Geoffrey Hinton speaks during the International Economic Forum of the Americas Toronto Global Forum in Toronto, Canada. Hinton's pioneering work on neural network-shaped artificial intelligence systems, powering many of today's products. He worked part-time at Google for a decade on the tech giant's AI development efforts. But he has since come to have concerns about the technology in his role in advancing it. Sabi rito, I console myself with the normal excuse if I had not done it. Nagsisisi siya na ginawa niya eh. Create niya yung AI. Dinevelop niya. Somebody else would have. Hinton told the New York Times, kung hindi ko man niya gawin, malamangan niya, may ibang gagawa nito. Malamang, ganun nga po. Kasi this is the direction of the world and of humanity as prophesied in the Word of God. As written by Daniel and as written by John, the Revelator. Mamaya, basahin ko yung sa Revelation po. So Hinton told the New York Times, which was first to report his decision. Dito ninyo mga malalaman, mapuprove mga kababayan, na ang lahat ng nagaganap sa mundo, nasusulat. Hindi pa naisip ng tao, ng modern man, na isulat na ng mga prophets. Kita ninyo? Gaano ka katindi ng Bible? Advance po ang Bible. Ngayon, sabi rito, in a tweet Monday, Hinton said he left Google so he could speak freely about the risk of AI rather than because of a desire to criticize Google specifically. I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google, Hinton said in a tweet. Google has acted very responsibly. Jeff Dean, chief scientist of Google, said Hinton has made foundational breakthroughs in AI and expressed appreciation for Hinton's decade of contributions at Google. Ito gagamitin nila ito. This technology, gagamitin ito po ng ultimate leader of the world. Kaya nga po, digitalization po yung pinupos ng World Economic Forum. In all leaders of the world, including, hindi man kasi aware yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po, ipagpanalangin natin na through his sister, Senator Amy Marcos, madelay yung implementation. Kaya nga po, yung ID system natin, hindi pa siya dinidevelop mabilis. Ito yung hinihintay nila, yung digitalization. Kaya hindi pa nire-release sa atin yung ID kasi mano-mano pa yon.
Yung ultimate ID po, yun ang magiging pera natin. Dito na yun, oh. So that you cannot buy or sell, save he that had the mark, sabi sa Revelation 13 verse 16 to 18. Let him that hath understanding count the number of the beast, referring to the Antichrist. And his number is 666. Yun ang gagamitin po. It is a technology. Ang gagamitin po ng world dictator, the last world dictator, it is the technology. And it is AI technology to control humanity. Yan siya sabi ko sa inyo ng prangka. Kita ninyo? Hindi alam nito mga scientists na to na they are actually working with the agenda of the Antichrist. Kasi nga po, spirit of the Antichrist, di man nila nakikita. It is impressed upon their minds. Akala nila, naisip lang nila yon. Kasi matalino sila. Hindi nila alam, the spirit of the Antichrist is working with them kasi mga unbelievers sila. They just believe in themselves and their wisdom. Ang hindi nila alam, may nagmamanipula na hindi nila nakikita. Nakita na ninyo, mga kababayan, kung gaano katindi ang mundo. Sabi rito, we remain committed to a responsible approach to AI, Dean said in a statement provided to CNN. We're continually learning to understand emerging risks while also innovating boldly. Hilton's decision to step back from the company and speak out on the technology comes as a growing number of lawmakers, advocacy groups, and tech insiders have raised alarms about the potential for a new crop of AI-powered chatbots to spread misinformation and displace jobs. Hindi lang yung spread disinformation. But of course, sakop ng disinformation. Nakita ninyo ngayon yung mga post sa social media lately na yung mga pictures ng mga known personalities, si Barack Obama, si yung mga Hollywood personalities, kung sino-sino, including si yung sa gumawa ng Starlink, yung Starlink the company, yung nag-establish ng Starlink, yung satellite, nakalimutan ko yung pangalan, yung pinakang mayaman, ayun, ginawa ng mga pictures po na nagtitinda sa mga talipapa sa tondo sa Manila. Pag tiningnan ninyo yung mga pictures, hindi mo na ma-distinguish yung totoo at sa fake. So at risk na ngayon mga kababayan yung truth. Truth is at risk. Hindi mo na malaman alin ba yung totoo, alin yung fake. Kaya nang gawin mga kababayan kasi ng artificial intelligence. Yun nga sa yung sa American Idol, mga kababayan, binuhay doon sa AI ang nagkakanta, ibang artist, pero ang makikita mo on television, shock na shock si Simon. Ang makikita mo si Elvis Presley. Makikita mo doon sa na umaawit po sa television screen. Mismo mga kababayan si Elvis Presley. You see? Tapos pwedeng palitan ng mismong ang mukha ni Simon, yung artist na kumakanta doon, na kanta ni Elvis, ang mukha si Simon. Ganon katindi yung AI. Hindi mo na malaman kung alin yung fake, kung alin yung totoo. So nako-compromise yung truth, mga kababayan. So kahit sa Amerika, na-alarm yung mga lawmakers, policymakers, mga kababayan, in advocacy group. Siguro,
nabasa yon yan, no? Nakita ni Senator Amy Marcos. So sabi rito, the wave of attention around ChatGPT late last year helped renew an arms race among tech companies to develop and deploy similar AI tools in their products. OpenAI, Microsoft, and Google are at the forefront of this trend. But IBM, Amazon, Baidu, and Tencent are working on similar technologies. So sabi rito, in March, some prominent figures in tech signed a letter calling for artificial intelligence labs to stop the training of the most powerful AI. Tigilan na ninyo, Anya. Na-alarm sila eh. The most powerful AI systems for at least 6 months, Anya, citing profound risk to society and humanity. Na-recognize nila yung peligro. The letter published by the Future of Life Institute, a non-profit backed by Elon Musk. O, ito si Elon Musk mismo. Came just 2 weeks after OpenAI announced GPT-4, an even more powerful version of the technology that powers ChatGPT. In early tests, in a company demo, GPT-4 was used to draft lawsuits, pass standardized exams, and build a working website from a hand-drawn sketch. Itong si Elon Musk yung sinabi ko sa inyo, isa sa mga prominent personalities na yung picture niya ginamit yung mga known personalities including Barack Obama nagtitinda sa tundo. May mga pictures na nagtitinda sa viral po sa Facebook. Parang totoong-totoo yung pagkagawa po. Yung editing na ginawa nila using AI technology. In the interview with the Times, Hinton echoed concerns about AI's potential to eliminate jobs and create a world where many will not be able to know what is true anymore. Hindi na niya malalaman ng tao. Because ang nasa likod nito, the father of lies, Satan is the father of lies. In the Antichrist, mga kababayan, ay mismong reincarnate ni Satan yung Antichrist mismo. The father of lies. You will not know the truth in the future because of this. So sabi rito, he also pointed to the stunning pace of advancement. Mapakabilisan niya. Far beyond what in others had anticipated. Kasi po, as prophesied by Daniel, knowledge shall increase. There is an exponential increase in knowledge. Every 12 hours, mga kababayan, imagine that. Every 12 hours, nagdudoble ang increase in knowledge. There is an explosion of knowledge this time. The idea that this stuff could actually get smarter than people, a few people believe that, Hinton said in the interview. But most people thought it was way off, and I thought it was way off. I thought it was 30 to 50 years or even longer away. Obviously, I no longer think that. Hindi na niya. Ang bilis-bilis na niya ngayon. Even before stepping aside from Google, Hinton had spoken publicly about AI's potential to do harm as well as good. May mabuti niya pero yung potential niya na will do harm to people. Nandyan niya. It's very clear. So sabi niya, I believe that the rapid progress of AI is going to transform society in ways we do not fully understand. And not all of the effects are going to be good, sabi po ni Hinton. So Hinton is not the first Google employee to raise a red flag on AI. In July, the company fired an engineer who claimed an unreleased AI system had become sentient
saying he violated employment and data security policies. Many in the AI community pushed back strongly on the engineer's assertion. So ano sabi po sa Revelation 13 verse 16 to 18? Sabi ko sa inyo, ito yung AI po yung gagamitin na technology to control humanity, your buying and selling. It will operate the banks. It will operate every aspects ng ating buhay, mga kababayan, with digitalization of all the operations ng buhay ng tao. Sabi sa Revelation chapter 13, verse 16 to 18, also it causes all, referring to the Antichrist, both small and great, both rich and poor, mayaman, mahirap, both free and slave, to be marked on the right hand or on the forehead, so that no man can buy or sell unless he has the mark. Kukontrolin nila yung buying and selling, the trade and commerce, the banks. Alisin nila yung pera po. Yung pera po, digital money. Yun mismo ang direction as prophesied in the Word of God. So that no one can buy or sell unless he has the mark. That is the name of the beast, referring to the Antichrist, or the number of its name. So we will be transacting business by the number. This calls for wisdom. Dapat may wisdom ka galing sa Word of God. Let the one who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. Tao pala. Itong halimaw, tao siya. And his number is 666. Ano kaya? Eh sabi ko sa inyo, gagamitin nila, pinopromote na nila mga kababayan, the technology of the future, where you will transact business. And it is yung... Ayan, nakikita ninyong, ano, QR code. It will be evolved, mga kababayan, into a mark. And it will be embedded in us, in you. There you will transact business. There you will buy and sell. Pinauso po during the pandemonium. Kaya makikita ninyo yung mga QR code. In every transaction, there is a QR code now. E hindi pa siya ini-implement. Pinopromote pa lang po. But the future will be like that with AI technology. Ayan man lang po, mga kababayan. Pwede man kayong magdoda, maniwala, di maniwala pala. Nasa sa inyo na yon, mga kababayan. Pero I advise you po, you watch that video by Billy Crone, AI Invasion, Prophecy Watchers. O baka lang gusto niyo po itong itry, fear match firming and lifting cream, pinapayad po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasok-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka gusto ninyo itong itry, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.